Last but siguro itong last huli na lang po si take advantage andito na rin po si Ma'am Alice, no? We will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito kasi sabi nga kanina bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa kongreso dito, ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng POGO. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, merong mas meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi ano eh, baka sa executive session, sana po sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng POGO, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? Sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Guo will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And we will be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Hoaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga POGO sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesyong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste Chair. The time, don't waste the opportunity, but yes, make Madam the Chair, most thank you Senator for that. Chair. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Ms. Alice Guo just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo, bugbog ka na 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, sa biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session.
Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with that, if we have the time, probably if I move that we convene this committee in an executive session. Second the motion, Madam Chair. Moved and seconded and so ordered by the Chair that in about 7 minutes, pag suspend ng hearing na ito, we will move into executive session. Thank you.
Thank you.